22 na ang na-detect na kaso ng Omicron sa variant B.2.12.1 sa bansa. Pinakabagong 5 kaso na natukoy sa Western Visayas. At yan ang unang balita ni Lay Alves. 5 bagong kaso ng Omicron subvariant BA.2.12.1 ang na-detect sa Western Visayas ayon sa Department of Health. 3 ay returning overseas Filipinos mula Amerika na naninirahan sa isang bahay at pare-parehong fully vaccinated. Habang ang 2 naman ay local cases na magkasama rin sa bahay at kapwa rin fully vaccinated. Ang lahat ng mga kasong ito ay nakatapos na po ng kanilang home isolation at considered asymptomatic and recovered. Nakatapos na rin daw ng isolation at recovered na rin ang natukoy na 7 close contacts ng 5. Kaya sa kabuuan, 22 nang detected cases ng Omicron BA.2.12.1 sa bansa. 18 ay local cases at 4 ang returning overseas Filipino o ROF. Nananatili namang 1 ang detected case ng Omicron subvariant BA.4 na isang ROF mula Qatar na may travel history sa Brazil at South Africa na nakatapos na rin ng isolation. Unvaccinated siya. Tinatapos na lang ngayon ng kanyang fully vaccinated close contacts ang kanilang quarantine. Natukoy na rin ang 33 contacts niya sa eroplano at inaalam ang kanilang vaccination status at test results. Gayunpaman, makikita niyong hindi nakakadulot ng critical at malubha na kondisyon ang panibagong variant na ito at dahil rin no, bakunado ang ating mga pasyente ngayon. Upang maging sigurado, get the job done and get your boosters done. Sa panibagong grupo naman ng mga foreign tourist at local crew sa Puerto Princesa, Palawan na nagpositibo sa COVID, 5 sa 16 ay na-discharge na mula sa isolation facility. Nasa quarantine facility ang kanilang close contacts. 13 samples naman ang ipinadala sa RITM para masuri sa genome sequencing kung anong variant ng virus ang tumama sa kanila. Para sa unang balita, Lay Alves, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.